Manood ka man sa aking YouTube channel o hindi, mag-upload pa rin ako ng mga video at para ipaalam sa mga tao ang tungkol sa katotohanan. Babalaan ko ang lahat ng tao na huwag magbigay ng ikapo at mga handog sa mga sinagoga, marahil ang pangalan mo ay nabura sa aklat ng buhay dahil isinumpa ka ng sumpa ayon sa salita ng Diyos sa Malakias Kapitulo 3:6-10 dahil nagbigay ka na ng ikapo at mga handog sa mga sinagoga ng ating kaaway, ngunit magsisi at manumbalik sa Diyos at huwag nang gawin ang masasamang bagay na iyon upang maligtas magpakailanman. Mga palatandaan na ikaw ay naligtas sa pagkakaroon ng mga idol siya. Ilan sa mga palatandaan na tayo o ang ating mga idol siya ay bahay ng Diyos, natutupad natin ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 4:32-37 at gumagawa ang Diyos ng mga dakilang tanda ng mga kababalaghan at mga milagro sa atin. Tularan ng Panginoong Hesus Kristo, dapat nating dalhin ang lahat ng tao sa ang bahay ng Diyos sa lupa habang ang Panginoon ay maghahanda ng lugar para sa atin sa bahay ng Diyos sa langit. Juan 14:23. Mananagot tayo sa ating Diyos sa araw ng paghuhukom para sa bawat kaluluwa ng kalalakihan at kababaihan na dinadala natin sa bahay ng Diyos o sinagoga ng Diablo. Sinong nanggulam sa iyo upang hindi sumunod sa katotohanan? Isang araw tayo ay tatanda at ang ating hangarin ng mamatay ay magiging kagalakan na makakamit lamang kapag tayo ay nabubuhay para kay Kristo lamang at hindi para sa ating sarili o sa iba. Dapat tayong magkaroon ng tiwala na kung tayo ay naglingkod kay Kristo ay ihahanda niya tayo ng isang lugar sa ang bahay ng Diyos sa langit kung saan uubusin natin ang walang hanggan mundo na walang katapusan. Ihahanda ba ninyo ang inyong mga sarili sa inyong kamatayan? Na ang ibig sabihin ay aalis na tayo sa ating katawan at magpakailanman ay kasama ang Panginoong Hesus kung pinaglingkuran natin siya ng tunay. Kung hindi, ang impyerno at lawa ng apoy ay magiging walang hanggang tahanan. Karamihan sa aking pangangaral ng Biblical Truths ay kasuklam-suklam sa marami. Ang pagtuturo ay makikilala kung ito ay mula sa Diyos sa Juan 7:16-17. Labing-anim si Hesus ay sumagot sa kanila, at sinabi, ang aking aral ay hindi akin, kundi sa kanya na nagsugo sa akin. 17 kung ang sino man ay nagnanais na gawin ang kanyang kalooban, ay makikilala niya ang aral, kung ito ay sa Diyos, o kung ako ay nagsasalita ng mula sa aking sarili. Juan 7:18. 18 ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian, datapwat ang humahanap ng kanyang kaluwalhatian na nagsugo sa kanya, ay gayon din ang totoo, at walang kalikuan sa kanya. Mayroon bang idol shot na ang bahay ng Panginoon dito sa Pilipinas? Ang sagot ko ay oo, dahil ang katotohanan ay dapat tayo ang maging bahay ng Diyos. Hebrews 3:6. Lahat ng mga Kristiyano ay nagpapasakop sa kanilang sarili sa Diyos. Dapat nating gawin ang nakasulat sa 2 Korinto 8:14. Kung hindi natin isusuko sa Diyos ang ating mga sarili, Santiago 4:7, ngayon paano tayo magiging bahay ng Diyos kung hindi natin gagawin ang ginawa ng unang Kristiyano sa unang siglo sa Gawa 2:42-47? May patunay ba na dapat tayong maging tagasunod sa kanila? Sa 1 Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging mga tagasunod ng mga iglesia ng Diyos na nasa Judea ay kay Kristo Jesus, sapagkat kayo'y nagduse naman ng mga bagay ng inyong sariling mga kababayan, gaya ng nangyari sa mga Hudyo. Napakalungkot kung palalampasin natin ang pagkakataong maranasan ng ating Diyos, na manahan sa gitna natin na gumagawa ng dakilang mga tanda, kababalaghan, at makapangyarihang himala. At kung tayo ay magsasama-sama bilang ang bahay ng Diyos, kung gayon ang buong bansa ay mauobliga na magbigay ng kanilang mga ikapo at mga handog dahil ang mga iyon ay bahagi rin ng kanilang mga tungkulin, and ako ay nakasisiguro uunlad din tayo tulad nila. Hindi tayo magiging masaya kung hindi tayo magsasama-sama bilang bahay ng Diyos sa lupa o gagayahin ang unang siglo na mga simbahan, Gawa 4:32-37. Ang mga huwad na mangangaral ngayon ay iyong mga hindi biblical, ngunit mayroon ding ibang ebanghelyo dahil hindi nila ipinangaral ang kahalagahan ng ginawa ng mga Kristiyano noong unang siglo sa Gawa 4:32-37. Magpapaligoy-ligoy na lang tayo sa ating mga sinasabi dahil tayo ay babalik at babalik sa ating modelo ang mga unang siglong Kristiyano o mga simbahan sa Gawa 4:32-37 upang tayo ay biblical pa rin. Ang pinakamahusay na maaari nating gawin upang makaalpas mula sa pagkakasala ng may pagtatangi sa sinumang tao,
ay napakaseryoso sa sinagoga kung saan magkakasama ang mga mahihirap at mayayaman, Santiago Kapitulo 2:20. Tularan natin ang mga Gawa Kapitulo 4:32-37, dahil kung hindi mo sila susundin kung ikaw ay nagkasala ng pagtatangi ng tao at hindi nagsisi, ikaw ay sa Diablo ayon sa 1 Juan 3:8. Kaya nga tinawag itong sinagoga ng Diablo.